Hello. 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 Ayan, oh, bit-bit na tayo ng ating pinamalingke. So sabi ko sa inyo, 'di ba, na hindi ako pwedeng mag-bicycle kasi ano, nag-alala ako kasi baka pasukan kami ng tubig. Nako. These skies of a different light, why noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. Hi ka guys! Welcome back to another vlog! It's me, Oliver Kagas! Ka guys, for today's video, pupunta po tayo ngayon sa city. Marami akong gagawin today. Bakit pupunta sa city? Kasi super dami. So, isa-isahin po natin. First, punta ko sa Rat House kasi may kukunin po ako doon. Importante. Important matters yon kasi may nakuha akong mail dito. So, kailangan pupunta ko doon kasi po ang Rat House ngayon ay magsisirado siya, I think, until 12. So, second, ay pupunta ko sa post. So, nadalan ako ng mga susi dito para sa post doon. Kasi, tinawagan ako ng daddy ko, si Uwe, na pupunta rin ako dapat doon kasi yung post, baka meron na naman siyang makuha at mga importante. And then sabi nila kailangan daw picturean ko para mabigay ko sa kanila kung ano ang dapat i-open. So kaya nagdala ako ng bag. Third, mag-grocery din po ako kasi po para sa aming hotel guest sa breakfast. Ubus na po ang pagkain ng mga hotel guest kasi nga dami nating guest, diba? So later tonight, afternoon pala, may guest ako na marami. Kaya maaga ako nag-einkaufen ngayon o mag-grocery. So nagdala din ako ng bag din. Hindi lang ganito, may ano pa yung sako bag ba yun, na para lagay ng ating mga grocery. And fourth, ngayon ay chicken day. Bibili ako ng manok. Lechon manok para kainin natin, uulamin natin. Doon sa city, lahat po iyan gagawin. So, kaya, kahapon sana ako mag-grocery. Tapos, tinaiming ko lang na ngayon kasi chicken day para isahan ang ating pagpunta sa city. Pa, hindi pa balik pa. So, iniwan ko muna doon si Andy. Tingnan nyo po. Very green, no? Green and clean. Wow. What a beauty here. What a beautiful scenery, granny. No, ganda no ng spot dito. Tingnan nyo. So, dyan po tayo daan ito. Ayan, daanan po natin yan. Ito na side, daanan hanggang papunta doon. So, let's go. So, kung napansin nyo po, hindi ako ngayon nagbabicycle. Kasi kung magbicycle ako, dami kasi akong bibilhin. So, baka matuwang ako ba, out of balance kasi sa bicycle, di ba? At tulad, kung mag-backpack lang ako ng malaki, eh, marami akong, medyo marami kasi akong bibilhin talaga today. Tsaka, nagdala din ako ng listahan para hindi ko makalimutan yung mga bibilhin ko. Kaya ito, surat-surat talaga ako ng listahan kasi baka makalimutan ko yung ibang bibilhin ko ba. Sayang, so, kanina before ako nagpunta dito, naglista-lista muna ako tsaka tinitingnan ko yung kung anong kulang para mabili ko. Gusto ko sana mag-bicycle para mas mabilis. So sabi ko, maglakad na lang ako kasi baka ma-out of balance ako. Nako, kawawa sa Oliver. Hindi ko na mabili ko yung kung itong baka mabot-bot yung mga bibilhin ko. Oo. Lakad na lang para safety ba? Oo, hindi ba? Next time na lang tayo mag-bicycle kung hindi tayo mag-grocery ba? Or alam nyo yun. So, papunta na po tayo sa Rat House ka, guys. Ayan. Ito na po yung way. Cute ang daanan namin, no? Anyway, marami naman talagang daanan papunta sa Rat House. Daming mga daanan. Ito, daanan din yan. Pwede ka rin dadaan dyan papunta sa Rat House. Rat House, it means munisipyo. City Hall pala. So, doon sa ibabaw, marami. So, marami talaga siya. Maraming pasikot-sikot ba? Hindi yung isa lang ang daanan or dalawa po dito, very dami. Dito lang ako dumadaan kasi ano dito, quiet ba? Quiet place. 'Di ba? So mas maganda. Sana open ang Rat House ngayon kasi kung sarado patay. Kung sarado, nako babalik naman tayo tomorrow, 'di ba?
Sana open talaga sila. Ay, sana lang talaga. Yan, may garden dyan. Oh, laruan ng mga bata. Ka guys, pumunta na po ako sa Rat House. So ngayon po, tatawagan ko lang po muna ang aking daddy. Dad. It's over. Ayan. Hello! 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 Hello, daddy! Hast du gut geschlafen? Ah, nein. Hast du den Ausweis bekommen? Ja, aber nur der Ausweis, der Reisepass ist noch nicht da. Ja, das weiß ich. Das haben die auch gesagt. Das dauert ein paar Wochen. Ja. Und hast du ein Foto gemacht von dem Ausweis? Ich hab schon Foto geschickt, ja. Guck mal da. Dein Blog hast du auch schon gemacht? Ja. Okay. Wie schön. Also, ich gehe jetzt weiter zur Post. Und dann einkaufen. Hast du den Hund dabei? Nee. Ist alleine zu Hause. Okay, aber du hast Fahrrad mit? Auch nicht. Ich hab. Was? Ja. Hattest du Angst? Nicht so. Ich muss auch einkaufen, so. Weiß nicht. So. Okay. Und dann später. Ah, ne. Ich muss auch gleich Hähnchen kaufen. Diese. Ah, heute ist Mittwoch. So. Ja. Ich glaube, heute muss die blaue Tonne rausgestellt werden. Okay. Papier, weißt du? Ich glaube, ja. Ich guck gleich nochmal auf den Plan, aber ich meine, es wäre so. Und der Paketdienst war gerade da. Ja. Okay. Okay, schau mal, die Bilder habe ich geschickt, dann. Okay, das gucken wir uns gleich mal an. Alles gut. Dankeschön, mein Sohn. Mein Sohn. Okay, bis später. Ich muss noch später, ja weiter. Heute kommen viele Gäste, ne? Ja, ja, alles gut. Wir telefonieren okay. Später, okay? Bis später, tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. So, ka guys. Sabihin ko po sa inyo mamaya kung ano po yung nakuha ko sa Rat House. Excited. But later na po, pupunta lang po muna ako sa post at saka mag-grocery lang tayo, okay? Sa bahay na po ako magsabi sa inyo kasi ipapakita ko din po sa inyo ka, guys. So, ka, guys, ito rin yun ang mga nag-grocery ko. Ayan. Wow! Dami. So, ngayon, babayaran natin. May gulay-gulay ako dito para magluto tayo. Ito para sa mga guests. Para sa gesto ka, guys. So. Ka, guys. Ayan, oh, bit-bit na tayo ng ating pinamalingke. So, sabi ko sa inyo, di ba, na hindi ako pwedeng mag-bicycle. Kasi kapag mag-bicycle, ma-out of balance ako. Kasi super dami kong binili. Tsaka, may bigat talaga. Ang nakakabigat kasi dito ay ang watermelon. Ilang kilo yung watermelon? Parang 2 kilos at ayun. Ang pinakamaliit, parang 2 kilos. Kaya, tapos may drinks pa akong nabili para din sa guest. Oo. Tapos pumunta ko kanina sa market dito. Bumili ako ng manok. Hindi ako nag-breakfast. Hindi pa ako nag-lunch. Alas, ano na, malapit na mag-launa. So, hello. So, mamaya na ako magkakain pagdating ko sa bahay. Isa na lang, mag-brunch lang ako. Kaya bumili na ako ng lechon manok. Super bigat ka guys. Ginagito, ganito ko lang talaga. Oh. Mga breads pa. Alam niyo po kung saan ko, sino nagbigay nito. Oh, ayan, oh, ayan. Itong bag na yan. Si Tita ng Davao. Hi, Tita. Sabi niya ba, nung umuwi kasi ako ng Pilipinas, binigyan niya ako nito. Ano to? Avocado to. And she said, this is from Abaca Oliver. Binili niya sa I think Hong Kong. Nung pumunta siya ng Hong Kong, bumili siya nito. Binigyan niya ako nito. Binigyan niya din si Mommy Rose, Timblended. Bait ni Tita, oy. At binigyan niya ako ng maliit din. May maliit din na version nito. Binigyan niya sa ate ko. Kay Ate Leslie. So, naroon kay ate. Kinagamit niya pang social kasi siya, no? Uso to. Kasi, kita dito sa Germany, uso din to. Ganito. Lagay ko naman ito kasi ang bigat. Oh! Super bigat talaga ka, guys. Ay. Para akong mabubuang. Sakit na ng ano ko. It's
Dito kasi nagpalitan ba. Pero malapit ako sa bahay. Tinan nyo, oh. Ah, super bigat. Kaya parang na-motivate ako ba na mag-aral ng driving para magsakay-sakal ang tinasakyan. Alam nyo po, trivia, first time ko itong ginamit. Oo. Diba, nag-uwi ako na Pilipinas 2 years ago. Bumalik na ako dito 2 years ago. So, first time ko siya gamitin na yan. Sabi ko, hindi ko kasi siya magamit-gamit kung mag-grocery ako tapos may sasakyan. So, kasama ako kina sa daddy ko. So, hindi naman na magamit doon kasi meron naman silang gamit din na sarili. So, ngayon, ito ang perfect timing na mag-grocery ako. Ito, nila ko. Kasi malaki siya. Malaki ang, at marami ang malagyan. Ito, yan. Ito. Marami ang malagay, di ba? So, alam nyo, yung iba kong ginorisery, meron din sa bag. Dito, bit-bit ko. Hindi na kasi kasya dyan, kasi super dami ba? Kasi kailangan talaga siya ng guest. Upo, so. Thank you, tita, ha? Sabi pa niya ba, Oliver, bigyan kita nito kasi I know na magamit din yan. Magamit pa yan kapag mag-grocery kasi palagi siya nanood ang vlog ko. Nung dati, nung hindi pa ako umuwi, nag-grocery ako, di ba? Tapos, bibili lang ako doon ng lagayan. Normally, sa review ako bibili kasi mas malapit sa bahay. Nga this time, sa Lidl ako bumili, medyo malayo talaga din siya sa bahay. It's because, andun kasi yung post, malapit doon sa Lidl. So, isahan na lang ba? So, pagdating ko doon, magkalapit lang siya, doon na ako bumili. Kasi kapag pupunta ako ng review, mas, matagalan na ako. Kita ko sa inyo yung mga ginursery natin, mamaya. Sakit nito dito, at saka dito, kasi balik, nag-change ako ng tumawag ako sa daddy ko, kay Dad Uwe. Sabi ko sa kanya na, Dad, uwi na ako, at saka ang dami ko binibili. Sabi niya, ha, bakit ang dami mong binili? Kasi wala nang pagkain sa bahay, tsaka kailangan natin na pagkain for the guests sa hotel. So niya, sabi pa nung dalawa, oh, thank you, Oliver, kasi andyan ka, maasahan ka talaga namin. Alam niyo, hindi naman ako sinabihan nila na mag-grocery ngayon. Pero sinabihan nila ako before sila umalis na, Oliver, kapag wala nang pagkain, mag-grocery ka lang. Tapos kung tanongin niyo pa ako kung saan ako kumuha ng pera pang bayad, binigyan ako ng pera nila, tapos yun ang gamitin ko mag-grocery sa pagkain ko and pagkain sa para sa guest or gamit sa hotel. So, yun ang ginamit ko ngayon ng pera. Pero ang sabi nila na, ibigay mo lang sa amin ang resibo para malaman lang kung magkaroon ako at ano. Hi, ka guys. Dito na tayo sa bahay. Nagsain na din po ako pagdating ko. Nagsain agad ako kasi super gutom na talaga. Ito yung nabili natin na bread for the guest. Pwede na rin akin. Pwede ha, huwag mo akong nakukunin dyan. Kasi hindi ka guys. Marami ko naman dito. Kagabi ba, natakot ako kasi super lakas ng ulan. Eh, hindi na pala yung gabi, maaga na yun, mga siguro alauna, alas dos. Grabe, super, nag-thunderstorm ba, natakot ako kasi baka pasukan na naman kami ng tubig dito. Kasi sometimes kapag super lakas ng ulan, tapos mahangin din, nag-thunderstorm pa kagabi ka guys. Pinapasukan kami ng ulan kasi masira yung rooftop, kaya mapasukan siya. Kaya kanang umaga, nakagising ako ng super lakas ng ulan, tapos kidat-kidlat, dalugdug pa. Nag-alala ako kasi baka pasukan kami ng tubig dito ba sa kitchen, dito na area, mapasukan kasi itong tubig minsan. Kaya inaayos na ngayon ba, pinaano nila po sa insurance nila na ayusin para insurance nila magbabayad. And then, hindi na ako masyado makatulog kasi labo ako, pasukan ako ng tubig, ako lang mag-isa, paano na to? Okay lang sana ako, andito yung mga parents ko kasi may kasama ko. Kung ako lang mag-isa na ko, patay. Kaya, noong nakaraang araw, pinuntahan kami ng lalaki dito kasi po, tinitingnan kung saan yung may butas para malagyan siya ng kuberan para hindi mapasukan ng tubig. Oo. Pag-gisip ka ng umaga, pagpunta ko dito, tinignan ko agad na, baka may tubig dito. Sabi ko, ay, salamat, walang tubig. Kasi meron, patay. Bumili ako ng ito, gulay ko. Kasi po, mag-isa ako ng karning baboy. So, ito, lagyan ko ng gulay. Ito,
Pero nandito, wala ko nakitang ano kagis. Uy! Ito pala yung chicken natin, nakain natin ngayon. Maliit lang to, 3 euro. Wala ko nakitang... ano ba yung hinahanap ko doon? Tawag ito, kalabasa. Wala sa Lidl, sa Edeka, or andun sa Ibas Aldi, meron. Pero hindi na ako pumunta doon. Bumili din ako ng... Ito, kasi wala na pala akong milk pulver or milk powder at saka itong Nescafe. Ito ang super bigat, kami sa akin, oh, kita ko sa inyo, ah. Maliit lang to pero ang bigat-bigat dito, oh. Ah, lutong-lutong ba? Makain talaga kita maya. Para din yung sa guest. Iyon. Bumili ako ng garlic at saka onions kasi ubos na dito. Bumili din ako. Ito para sa guest, Gork. No, I thank you talaga, tita. Kasi kung hindi na sa iyo, wala ko ganito. Oh, super ano pala nito? Uy, super ano ba? Ganito ka ng kusgan. Kusgan. Ano ba? Ano ba ang kusgan sa ano? Ano ba? Ano pala dito? Very ano? Oh, tingnan nyo. Hindi siya nasira. Siya. Super bigat nito kayo ng dala ko. Super nga sakit dito. Alam yung super sakit na bigat yung dala ko. Pagdating ko kanina at yung naglakad-lakad ako, parang ako nahihilo. Sumakit dito. Pati yung ulo ko, parang nag-connect siya. Super sakit na. Basta. Dahil hindi rin ako nag-breakfast. Siguro no, siguro kaya nahihilo din ako ba. Tapos nga alauna na. Oh, hindi pa kumain talaga. Nagkapin ako kanina. Kasi avocado to ba? Sabi ni tita. Kaya... Nilagay dito, handle with care. Hindi man kinikare ni Oliver. Wow. Ay, sa India pa ginawa. Oh, tingnan niyo po. Oh. Made in India. India pala yung sinabi ni tita. Kasi, pero sabi niya, binili niya to sa, basta sa Hong Kong yun. Mayroon pumunta sa Hong Kong. Tapos sabi niya, made in India to, Oliver, ha? Pero nakalagay dito ba? Sa Berlin, Deutschland or Germany, o oh, yung company Moje o oh, Moje Deutschland GmbH Kurfürstendamm Berlin, Germany. Ha? Huh? Sa Berlin? What a small world, tita. sa Hong Kong binili, sa India ginawa, baka yung abaka sa India dun to kinuha. Pero sa Germany ang ano bang ano ba ang papel ng Germany nito? Bakit nakalagay siya? 100% cotton. Ano? Kali, hindi siya nasira talaga, oh. Uy, ang ganda. Meron din isa nito, yung maliit ba? Yung sinasabi ko sa inyo, nabigay sa ate ko. Uy. Next time, tita, yung maliit naman, para dalhin ko dito. Bakit di ko ito nirdala? Kasi malaki siya. Pero pag maliit, okay lang. Kasi ganito ba? Pwede ko ispang sa ano dito. Ito, ilagay ko lang. Kung saan ito nilagay ko palagi. Yung iba nilagay ko sa bag. So, ito. Para lutuin natin next time. Ano rin ako ito? Pak choy. Ano nyo naman? Pak choy. Wala na pala akong toothpaste. Ito, para sa guest. Diba? Na. Sa ref para may space na tayo dyan. Mabuhay. Ah, bumili pala ako dito ng lax or salmon. Sarap nito. At saka ito yung partner ko sa lutuin kong gulay para mag-gisa tayo ba. Pero tomorrow na kasi wala akong time ngayon. Ay. So mag-wait pa ako sa guest natin. May guest tayo today. Guys, kukunin ko lang tong brown. Kasi po, kuno, wala na siyang laman. Kinuha na po ang laman nito. Ilagay ko lang balik. Yan. Yung sa kapitbahay natin, wala na. Kinuha na nila sa kanila. Kukuyod. Ako nagsalita kanina kasi may guest ka.
Yung guest ba nagulat? Pag ganun niya, pagtingin sa akin, may guest kasi kami sa hotel, pagtingin sa akin, nagtingin kami ba? Kaya nagulat siya, nagulat din ako. Kasi nag-vlog ako, di ba? Kaya, natawa ko sa kanya ba? Kasi yung gulat niya, pag ganun, oh. Lumaki talaga ang mata niya. Tama mo na ko. So, dito natin nilagay yung brown. Bakit po dito na nilagay ang brown container? Kasi itong brown container, ito yung mga... Dito may tatapon yung mga sobrang pagkain or mga bahaw-bahaw. Bahaw ba yun? Hindi, bahaw na yung... Basta mga pagkain na or mga... Ano pa dyan? Ano ba ang term? Yung malalata pala. Malalata. Hindi papel ha. Kasi ang papel malata man pag mabasa. Pero kapag malata yung mga... Ano ba? Kusang malata. Sarado lang natin yan. Yung makusa na malata. So, dyan namin ilagay kasi po, mas malapit. Kasi, dyan namin tinatapon yung mga ano namin sa bahay. Mga pagkain sa bahay dyan, agad-agad para mas mabilis. Hindi na kami pupunta pa sa labas. Hi! Andito tayo sa loob na ng bahay. Hindi pa ako naligo, but I will take a shower later. At saka, yung buhok natin ay medyo mahaba pa talaga siya. So, I will... make haircut very soon. Huwag po kayong mag-alala. Pupugi din ulit si Oliver ang iyong lingkod. Nako. So, di ba, naalala niyo pa kanina na sinabi ko sa vlog ko kanina umaga na pupunta, dadaan ako sa Rat House dito sa City Hall sa amin. So, anyway, bakit ako pumunta doon? Kasi may kukunin lang po ako na personal housewife. Housewife pala. Personal House of Vice, Bundesrepublik Deutschland. Nako. Huwag na natin masyado ipakita ang ating mga details dito. So, ang nakalagay po dito, ayan lang natin. Huwag na natin i-ano. Basta ito yung mukha ko, mukha ko yan. So, ano bang hindi pwede ipakita dito? Sure name ko na po dito ay Gimmicker. And then, parang ko Oliver. Yes po. Tsuka dito, man ako na-amaze ka guys. Oy. And then dito, nakalagay dito, nationality. Kasi diba sa ID natin, Deutsch na. German. Uy! May German pala na maliit. Yes, meron pong German na maliit. Yes, mostly German ay matatangkad. Yes, totoo yan. But, meron mga... 20%, yeah, 20%, meron ding German na hindi katangkaran. Yung same silang din ng height ko at may kilala ako. Hindi ko lang sabihin kung sino. Na German talaga, purong pure German siya, pero ka-height ko lang din siya, okay? So, ayan, nakalagay pa rin dito ang place of birth ko, makilala ko, Tabato. So, hello! Ano pala dito? Date of expiry. Ano ba pala ka, guys? 2034. So, ngayon ay 2024. 10 years. Para siyang, passport. Kapag magkuha ka ng passport, 10 years ang ibibigay sa atin, di ba, ngayon? Ito naman, ID ko, 10 years. And, sa mga ID din ng aking mga parents, kay Dad Uwe, kay Dad Egbert, bakit po, 10 years to. Sa kanila, nagre-renew din po sila. Nalala ko dati na pumunta si Egbert, si Dad Egbert doon sa Kulon kasi doon siya nakaregister kasi. So, pupunta siya doon para mag-renew lang. Ang bilis naman mag-renew. Maggawa ka lang ng schedule tapos ibigay mo ang old ID mo tapos magbayad ka lang ng konti. Tapos, isend lang sa'yo yung ID. So, sa kanila, yes, nalala ko 10 years din sa kanila. Sa akin, 10 years din. And i-renew naman to kapag ma-expire na siya. And then, saan ko i-renew dito lang din sa amin? Inalakarin ko lang dito sa aming, sa City Hall namin. Ay, nako. Naano ko kanina ba? Kasi nakakuha kasi ako ng brief, di ba? Yung post na may ano doon, na may PIN, etc. Kapag makuha ko kasi yon, it means darating na yung ID ko. So, pumunta ko sa City Hall, dumating na to. At saka pagpunta ko doon, akala ko ibibigay nila sa akin ang German passport. So, ang German passport ay mahuli po siya kasi it takes 8 weeks.
Kahit sa atin, di ba ka guys, kapag mag-ano tayo ng passport natin, mag-renew ba tayo? Or first time ba natin kumuha ng passport, di ba matagal siya? Dito rin po, kasi sa amin, dadalhin pa siya sa Berlin. Ano pa sa Berlin ba? Tapos passport po yan, dapat ano talaga yan, masinsina ng paggawa din yan. Kasi nga, passport mo yan, di ba? Kahit wala ka ng ibang valid ID, kapag meron kang passport, is enough na, di ba? At saka naman, ang passport po sa Germany na Google ko at palagi din binabalita ay top 2 sa pinaka-strongest passport in the whole world. I think ang top 1 ay ang... saan ba yun? Basta, i-Google nyo lang po kasi i-Google ko rin din to after matapos tong vlog na to. For example, pupunta ko sa America. Wow! Mayroon po nag-invite sa atin na pupunta natin ng America. Sabi pa doon, Oliver, punta ka dito sa America. Huwag kang mag-alala sa bahay mo. Dito ka titira sa amin. I mean, stay for a while kapag mag-vacation at siya yung mag-tourist guide sa amin. Sabi pa niya, kung gusto mo, isama mo si Joey. Sabi ko, I'm very flattered. Marami pa lang mag-invite sa atin doon ka, guys. Kasi po, I know, ang hotel sa America, dollars talaga. Yung may tinatawag na spoken in dollars, yung hotel doon, dollars din. So, di ba? So, maganda na, makaano ka ba, makatipid, at saka kababayan din natin. And then, mabilis lang din po, hindi ka nakakuha pa ng mga visa, di ba? Kasi, kapag pupunta ka ng America, for example lang, pupunta ka lang sa airport, tatakan niya lang, kasi nalaman na, German pala to. Tatakan lang yung direction na, napupunta ka ng America, di ba? And then, kapag uuwi din ako ng Pilipinas, doon din ako dadaan sa, sa foreigner na ako dadaan ka, guys. Kasi maging foreigner man ako. I'm not bragging you, ka, guys, no, but this is true, di ba po? So, kailangan natin sabihin din ang reality kasi we need to face the reality. Hindi tayo maano sa, hindi realidad, di ba? So, kapag pupunta ko ng Pilipinas, kasi dadaan ta sa immigration, di ba? Dadaan, mayroong ilagay doon na, this way for European Union, European citizen. So, doon ako dadaan. Meron din dito na mga foreigner. Kasi foreigner, dati kasi, di ba, dalawa yung immigration yung saan ka dadaan. So, dati doon ako dumaan, I think sa foreigner. Oo. And then, kapag sa Pilipinas naman, for example, sa Manila International Airport, lalabas ako ng bansa sa Pilipinas, no? Mayroong nakalagay doon na foreigner at saka OFW. Yeah? Correct me if I'm wrong. So, dati, nung umuwi ko ng Pilipinas, dumaan ako sa OFW. So, may katanungan pang nagganap doon sa immigration. So, at saka, mayroon din doon sa foreigner. So, doon ako dadaan sa foreigner at saka hindi ka natatanungin kasi nga alis ka man ng bansa. So, diretso pasok na. So, hindi na din tayo mag-alala din po. And, pagtanggap ko kanina dito kagay sa pagbigay sa akin kanina, pagtingin ko ba, tinignan ko talaga, alalala. Sabi ko dito, nationality, German or Deutsch. Kula, Deutsch pala ako. Ikod pa, brown ang color of my eyes. Brown po yan. Kalagay pa dito yung, ang height ko, sabihin ko na lang po sa inyo, ha? 161 cm lang po siguro ako. Thank you Lord kasi binigyan pa rin ako ng height. Ayun. Ito na po siya ka guys. At saka hintay pa rin po tayo ng aking German passport. Sana makuha ko na yung German passport para andun na lahat. So, wala na yung official title ko dati, yung kinukuha ko sa Foreign Authority. Wala na yun. Binigay ko na sa kanila. Give up ko na lahat. Saka nalagay pa dito DE. At saka din po ka guys. I promise to my parents no na kapag makuha na namin ang ito, nakuha ko na tong ID at saka German passport, ililibre ko po sila sa restaurant kasi dito naman yung restaurant naman talaga no. Pero wala man sila kasi nasa bakasyon pa. So I hope na pag-uwi nila galing bakasyon ay that's the right time ka guys na darating na din yung German passport ko para mag-celebrate dire-diretso ang celebration na pagdating nila parang welcome home din sa kanila ba bumalik sila from vacation at nag-send sila ng mga photos ngayon videos they are in Salt Island. Ang Salt ay one of very expensive islands sa Germany. Oo. Very expensive kasi po, sasakay ka pa ng barko, sakay mo yung sakyan, papunta pa doon. Basta, malaman nyo po yan. And alam din po yan ng mga German citizen, alam din yan ng mga nasa Germany na ngayon na Salt ay
expensive siya pupunta. And then yan ang paborito na pupuntahan ni Dad Egbert. Na every year pupunta talaga yan sila kagaya sa Azord. Yan talaga yung pag ano niya. Pa nakapunta rin ako once doon at nung pumunta ako na sinabi ko talaga sa sarili ko na mahal din talaga dito pala, no? But they deserved it, no? Diba? Kasi sabi ko sa inyo, mag-enjoy kayo dyan. Huwag na kayo mahala. Huwag kayo mag-stress sa bahay. Ako na bahala sa stress dito. Ako na bahala mag-alaga dito. Sabi ko sa nila kasi kailangan din nila once in a while na mag-pakasyon, diba? So, 1 month din yun sila. Thank you rin po sa mas maraming pagmamahal na binibigay niyo po sa akin. At I love you ka, guys. God bless us all. Pinipray ko po palagi na lahat ng mga viewers ko ba na bigyan pa ng mas maraming pagkakatao, maraming blessings na darating din po sa inyo, sa inyo, at saka buhay, life, gift of life. Thank you ka guys! End ko na po yung vlog natin today. Please don't forget to like, share, subscribe. This has been Oliver Cagas, and then, cheers!